Welcome to my YouTube channel at Burnmo TV. And now, video starting! Hello mga ka-viewers! Magandang araw po sa inyong lahat! Ayan! Kumusta po? Kumusta po kayo mga ka-viewers? Kumusta po ang ilang araw ng heart month nyo? Ayan! Ngayon po ay buwan ng mga puso mga ka-viewers, at alam naman natin mga ka-viewers na pagbuwan po ng mga puso, ayan, yung iba po sa atin ay busy, ayan, lalo na po yung mga walang jowa, yung mga naghahanap ng kanilang mga jowa, syempre, yan po ay busy, diba? So iba-iba po yan, may mga naghahanap ng personal, diba? Sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga office, diba? May mga nagpaparamdam marahil dahil love month na. At syempre, may mga ka-viewers din po tayo na naghahanap sa online. Diba? So iba-iba po yan mga ka-viewers para magkaroon ng tinatawag na forever! Okay, naku mga ka-viewers, ha, salamat po sa inyong patuloy na panonood at salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa Burnmo TV. Naku, malaki pong encouragement po kayo sa akin, lalo na po kung kayo ay nag-comment sa video po na inyong napapanood. Maraming maraming salamat po mga ka-viewers. By the way mga ka-viewers, I am Brenz, at syempre, use the social media platform just for us to be encouraged. Yan. Okay, gamitin po natin ang power ng social media like YouTube para i-encourage yung ating mga kababayan na yan, katulad kayo na nanonood ngayon. At syempre, welcome back sa aking YouTube channel at Burnmo TV! Okay, mga ka-viewers, I hope na nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan. At syempre, walang sakit o anumang karamdaman, diba? Tayo pong lahat ay healthy! Lagi po tayo mag-iingat mga ka-viewers, ha? Huwag po natin laging kakalimutan magsuot ng face mask at face shield, lalo na po kung tayo'y nasa public places. No, mga ka-viewers? Ingat-ingat po mga ka-viewers para hindi po tayo magkasakit. Okay. Mga ka-viewers, tatlong araw na po nating natatopic dito yung patungkol po sa love, ano po? At yung una po nating upload, ayan, mayroon po itong title na malalaman daw po natin o mga dahilan, mga sign bago mag-break up yung mag-jowa, no? O yung mag-boyfriend at saka girlfriend, no po? So, napag-aralan na rin po natin yan. At kahapon nga po mga ka-viewers, atin din pong na-topic dito o napag-aralan, ang patungkol naman po sa limang sign, no? Na makikita kung mananatili ang iyong mga jowa or ang iyong mga girlfriend or boyfriend sa inyo. Diba? At I hope po na marami po sa inyo ang nakarelate po dito, at marami po sa inyo ang nakapulot ng aral, at meron po sa inyong dito na natutunan po o may natutunan po sa video po na inyong pinanood like yesterday po mga ka-viewers. Okay mga ka-viewers, so sandali po ito, today, ang topic po natin today is about magbibigay po tayo ng mga tips, ayan, okay, mga tips para iwas away kay jowa, ayan. Diba? So magbibigay na naman tayo ngayon ng mga tips kung paano ang gagawin natin para iwas away. Di po ba? Kasi marami po tayong mga namabalitaan mga ka-viewers, o marami tayong na-encounter. Diba? Marahil kasama mo sa trabaho, kasama mo sa office, kasama mo sa bahay, at marahil ikaw. Diba? Minsan parang lagi na lang kayo nag-aaway, lagi na lang kayo nagkakaroon ng tinatawag na misunderstanding, o, diba? O kaya hindi pagkakaunawaan. Diba? So para maiwasan ito mga ka-viewers, magbibigay po ako sa inyo ng mga ilang tips po dito. Mga limang tips para hindi po lagi nag-aaway kayo ng iyong jowa or ng iyong boyfriend at girlfriend. Tandaan natin mga ka-viewers, yung ating pong pagsasama, yung pagsasama po ninyo, pagmamahalan po ninyo, sikapin po ninyo na ito yung maging masaya, ito po yung payapa, at ito po yung hindi lagi nagkakaroon ng gusot. Dahil pag ito po ay lagi nagkakaroon ng gusot, lagi nagkakaroon ng tinatawag ng mga error sa inyong pagsasama, ay baka naman pumapunta kayo doon sa hiwalayan na tinatawag. Diba? So para maiwasan po yan, narito po yung limang tips na akin pong ituturo sa inyo. Okay! Dahil excited ka na mga ka-viewers, at dahil nanonood ka na sa aking YouTube channel, punta na tayo sa number 1. Okay, ang number 1 po na tips na ibibigay po sa inyo ay kakilala mo
kilalanin mo ng mabuti ang iyong boyfriend or GF, di ba? Kilalanin po natin ng maayos. Di ba, kung ito hindi pa natin kilala, siguro part din na kilalanin mo is hingi ka ng mga tips o ng mga advice o kaya ng mga clue dun sa mga tao malapit po sa kanya, di ba? Halimbawa, yung boyfriend mo or yung girlfriend mo, meron siyang best friend, meron siyang laging kasama, di ba, hingi ka doon, no? Kung ano ba yung mga bagay-bagay na pwede mong gawin para makatulong para iwas-away kayo ng iyong girlfriend or boyfriend. Okay? Number two, marunong kang maglambing. Ayan. Diba? Para iwas-away ka, viewers, para hindi lagi tayo nagkakagulo, nagbabatuhan ng mga kung ano-ano. Diba? Laging naka-off yun na ng cellphone. Laging hindi nagre-reply dahil lagi kayo nag-aaway. Ayan. Para maiwasan po yun, mga ka-viewers, marunong daw po tayong maglambing. Ayan, di ba? Kasi yung mga babae, mga ka-viewers, lalo na kayong mga boy, mga guy na nandyan, di ba yung mga babae, karamihan sa kanila, hindi ko naman nila lahat, karamihan sa kanila gusto pong nilalambing. Di ba? May mga tinatawag na pakipot kung tinatawag, di ba? Yung bang gusto mo yung ginagawa nila, kunwari ayaw nila, pero ang totoo gusto nila yon, na-appreciate nila yon, di ba? So, samahan natin ang lambing. Kayong mga guy na nandyan, lambingin naman ninyo yung mga girlfriend, boyfriend ninyo para iwas away, okay? At ang number three, iwas ang gawin yung mga bagay na ayaw niya, di ba? Halimbawa, yung girlfriend mo o yung boyfriend mo, ayaw niya ng kumain ng maasim. Di ba? May mga ganun ka-viewers eh. Di ba? Nag-aaway sila dahil pinapakain ng lalaki o ng babae yung boyfriend or girlfriend niya ng mga bagay na silang may gusto. Naku, pag yan po ang nangyari, talagang magkaka-World War II po kayo. World War II po kayo, mga ka-viewers. Bakit? Kasi pinipilit mo yung ayaw niya na gawin niya. Di ba? Halimbawa, ayaw niya ng maasim, ay di huwag mong pakainin ng maasim. Di ba? Kung gusto mo niya yung matamis, ay di matamis ang ipakain mo. Kung gusto mo yung maasim, di ikaw na lang yung kumain. Di ba? Something like that, para hindi na kayo nag-aaway. Okay? At ang number four, huwag siyang pagsisilosin. Yan, di ba? Minsan kasi, para lang magmukha kang astig, lalo na yung mga lalaki dyan, para magmukha siyang astig, para mas mukha siyang cute, mas mukha siyang guwapo, ang gagawin niya pag seselosin niya. Diba? Hindi man niya ito ipapahalata dun sa girlfriend niya. Pero yung pinakamotibo niya pag seselosin. Diba? Pag selosin in a sense na hindi para malaman kung mahal siya ng babae. Diba? Pag selosin para magmukha siyang astig at magmukha siyang guwapo. Diba? Oo nga naman, kung halimbawang magagalit yung girlfriend mo, tapos babantayan-bantayan ka na, di ba? Tapos lahat ng kilos mo, nakamonitor na, ayaw kung mukha ka talagang astig. Kasi binabantayan ka, di po ba? So iwasan po natin yung mga ganun, mga ka-viewers. Hindi lamang po sa inyong mga lalaki, maging sa inyong mga babae. Iwasan nyo yung tinatawag na gumagawa kayo ng paraan para pagsilosin yung inyong mga partner. Diba? Hindi po maganda yan. Kasi pag yan po lang yan ang ginagawa ninyo, possible po na darating po kayo sa point na kayo po ay maghihiwalay. Kasi lagi pong ganon yung inyong ginagawa. So huwag po natin pagseselosin. Magtiwala po tayo ng tapat sa ating mga partner. Okay, at last but not the least, ang number 5. Ang number 5, always say thank you sa mga effort niya. Kapag lagi ka nagpapasalamat. Diba? Halimbawa, binigyan ka niya ng mga bagay-bagay, kahit na malaki or maliit, diba? Huwag mo tinitingnan dun sa amount. Kahit na binigyan ka lang niya ng, sabi na natin, maliit na soft drinks, yung solo, diba? Appreciate mo na yun, diba? No matter what, kung ayaw mo yung binigyan niya o gusto mo, diba? Lagi kang nag-appreciate, lagi mo siyang... Lagi kayong nagsasay thank you sa mga effort na ginawa niya, diba? Lalo na kung effort na ginawa niya is talagang ginawa niya ng... totoo, di ba? Talagang ibibili na lang sana niya ng toothbrush niya, hindi niya binili dahil binigay niya sa'yo. Di ba? Tapos hindi ka mag-appreciate. Sarap kong sampahin, parang ganyan. Huwag kang ganyan, dapat appreciate ano ka, marunong ka mag-appreciate sa kanya, di ba? Hindi lang dun sa mga malalaking bagay na binibigay sa'yo, kaya ka nagpapasalamat. Maging sa maliliit, mga viewers, magpasalamat ka, lalo na yung taong yan ay mahal mo naman. Diba? Para maramdaman niya na hindi nawawala ng kabuluhan yung lahat ng kabutihan, lahat ng effort na ginagawa niya sa iyo. So pag nangyari yon, lalo kanyang mamahalin. Tanda natin, mga viewers, ha, huwag natin kakalimutan na yung taong minamahal natin, pakisamahan natin ng totoo, diba? Mahalin natin ng totoo,
mahalin natin ang buong puso dahil ito pong mga taong to ang makakasama natin habang tayo'y nabubuhay. Okay? Marami pong salamat mga ka-viewers sa inyong pagtutok at sa inyong panonood sa aking topic today na may title na mga tips para iwas away. Yan, nagbigay po tayo ng limang mga pwedeng gawin dyan para iwas away po tayo sa ating mga jowa. I hope na marami po kayo natutunan at marami po kayo napulot na aral sa videong ito na inyong pinanood. Okay? Mga ka-viewers, katulad po ng sinabi ko kahapon na lahat ng magko-comment sa ating video kahapon na may title na limang sign na makikita kung mananatili si jowa sa'yo ay atin pong isa-shout out ngayon. Okay! Darako na po tayo sa shout out kay... Yan. Okay, shout out po kay a victory, shout out po kila Micaela Vlogs and Ann Bigel, GM Bungora at kay Kasusi TV at kay Trixie Vlog at kay P Jonas Vlog at kay last but not the least kay Angeline Baruga of Lebanon. Nako, maraming salamat po mga ka-viewers sa inyong pagtutok at sa inyong pag-comment sa aking video kahapon. Okay mga ka-viewers, kung gusto rin po ninyong i-shoutout ko po kayo sa next video, ang gagawin niyo lang po ay mag-comment diyan, mag-comment po kayo sa baba na 'yan. 'Di ba? At mas maganda po ilagay po ninyo ang inyong address kung nasaan po kayo naroon ngayon para isama ko po yung inyong address pag kayo po ay aking i-shoutout sa aking next video! Okay, lagi po nating tatandaan mga ka-viewers na masarap po ang mabuhay. Huwag na po nating pahirapan ang ating pong mga buhay. Hanggang sa muli, marami pong salamat. God bless! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and also like and share.